Multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon. Ito ang sinabi ko sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Na ang lahat ng nasulat patungkol sa akin sa aklat ni Moises na mga propeta at na mga salmo ay kailangan matupad. Nasusulat ito. Ang Mesiyas ay dapat magdusa at mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Simula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ko. Susuguin ko sa inyo ang pinangako ng aking ama. Kaya maghintay kayo doon. Hanggang kayo'y malukuban ng kapangyarihan. Pagbalain kayo ng Diyos at ingatan kayo. Naibigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya nga humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Wala na ang bangkay ng Panginoong Hesus sa libingan. Tatlong araw pagkatapos niyang mamatay, muli siyang nabuhay. Oo, tunay na siya ay buhay at nais niyang pumasok sa iyong buhay. Sinabi ni Jesus, ako'ng muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya ay mamatay. Nakalipas na ang 2,000 taon mula nang si Jesus ay muling nabuhay. At siya ngayon ay patuloy na nabubuhay bilang pinakadakilang impluwensya sa buong mundo. Ang mga hambog na politiko, mga scholar, mga presidente, mga pilosopo at mga teologo ay sumikat. Ngunit ngayon, naglaho silang lahat. Sorrows and pain.
His word.